Ngayon po, magtuturo tayo ng simpleng paraan para maalis ang nerbiyos, ang panic attack, ang stress, ang depression, di ba? Marami yan, pumapasok, palpitasyon, lahat yan mararamdaman natin. Lahat naman tayo, syempre, nagtatrabaho, maraming stress, di ba? Pero ngayon, yung technique ko po sa inyo, medyo bago to. Meron tayong 22 simple techniques. Tingnan natin kung ano dito ang epektibo sa'yo. Usually, alam nyo yan, ha? Pag stress kayo, hindi lang isang bagay magpaparelax sa inyo. Eh. Maraming iba't ibang strategy. Ito medyo bagong strategy. Bago ko bigay yung tips, alam naman natin, pag stress tayo, maraming sakit pwede mangyari. Diba? Baka dyan ka na high blood. Okay? High blood, sakit sa ulo, stress yan. Pimples, stress yan. Mga pigsa-pigsa, nahuhulog ang buhok, stress din yan. Kahit mga babae, irregular mens, stress din yan. Sa lalaki, prostatitis, stress din. GERD, nangangasimsik mura, stress din yan. Natutumba-tumba, stress din yan. Yang masakit sa leeg, dito, naninigas, lahat yan, stress. Eh. So, tingnan natin itong mga techniques, didiretsuhin na natin. I'm sure alam nyo naman ang stress, diba? Pinapawisan. So, itong techniques, hindi lang para sa inyo, para din sa akin. Ito gagamitin natin. Tingnan natin na 22 tips. Number one, ito yung tinuturo ko lagi, yung deep breathing exercise. Diba? Ito, medyo alam nyo na. Na pag na-stress kayo, di upo lang muna kayo, tapos hinga lang malalim. Ibig sabihin, imbis na pinofocus mo yung isip mo doon sa kinakabhan mo, sa taong kaaway, sa bagay na gagawin, sa amo mo, o meron kang natatakot na mangyayari, nag-focus ka muna sa hinga. Hinga sa ilong, ang technique, ganito hinga sa ilong, pigil, tapos ang exhale sa bibig, konting blow. Slow exhale, tapos inhale sa ilong. Pigil, tapos exhale. Lalo na kung maganda yung lugar. May secret po yan. Pag ilong kasi, may naglalabas ng nitrous oxide, eh, kaya mas maganda. Pag exhale sa bibig, mas maganda dahan-dahan. Kung may sakit kayo sa baga, maganda yan. Tapos mabagal. Pag bumabagal ang hinga, babagal din heart rate. Bababa din blood pressure. Kasi ang nervyos, ganito huminga. Diba, makita nyo sa mga interviews, pag may nervous ang tao, talaga, magayang sila eh. Kasi yan ang tendency eh. Hinga ng hinga, kinakabang. Kaya nga, pinapabagal mo. Number 2 out of 22, maganda itong technique. Admit that you are anxious or angry. Bago to. So, kailangan mo palang aminin. Like ngayon, no? may lakad ka, medyo pawis kamay ko eh. Hindi ko alam ba't pawis kamay ko. Diba? So, anxious or angry. Diba? So, bakit? Kailangan masabi mo para alam din ng utak mo. Kasi pag sinabi mo, oh, kabado ako ngayon. Oh, kaya siguro pinapawis ang kamay ko, kaya makulot yan ko, kaya masakit likod ko. So, hindi naman to delikado, hindi naman nakamamatay. Basta alam ko lang, today anxious ako. May oras ganyan eh. Yung katawan natin ganyan, up and down. May time malakas, masaya, parang hyper, may time malungkot. Walang ka, may time feeling mo wala kang kasakit-sakit. Hahaba buhay mo, may time feeling mo parang wala na, bibigay na ako, useless na, 'di ba? So, up and down, admit when you're anxious or angry, mababawasan. Number 3 technique. Oh, pag-aralan niyo technique, maganda 'to. Hindi 'to biro-biro. Hindi 'to fake tips ginagamit ko. Number 3, challenge your thoughts. Diba? Lalabanan mo, i-challenge mo. Ano ba pumapasok sa isip nyo? Ganito. Isip nyo, baka may mangyari sa anak ko. Yan. Baka mamatay ako bigla. Baka mahulog ako sa tulay. Diba? So, i-challenge mo. Ano bang worst pwede mangyari? Mangyayari ba to? Anong chance sa mangyayari mo? Baka wala namang sense yung iniisip mo. Diba? Nangyari na ba inisip mo nahulog ka dun sa tulay o ganyan? Rational ba yung utak mo o irrational? Tama ba yung kinakatakot mo? May sense o no sense?
O walang sense, 'di ba? Kunwari may nangyari, ano gagawin mo, 'di ba? I-reframe mo. For example, yung iba takot pumunta dito sa isang daanan, madilim, baka may magnanakaw, 'di ba? Sabihin mo, ang dami naman tao naglalakad diyan araw-araw, hindi naman nananakawan, ba't ako matatakot? So, cha-challenge mo. Baka mahulog ako diyan sa tubig. Eh, di ingat ka, 'di ba? So, cha-challenge mo yung thoughts na pumapasok. Baka hindi naman mangyayari. Ibig sabihin, wala ka lang sa tamang pag-iisip kasi kabado ka eh. Pag kabado ka, mali-mali na yung compute ng utak mo. Isip mo yung anak ko may mangyayari, mababangga siya, yung asawa ko may gagawin. Baka irrational eh. Number four, ito. Maganda tong number four. Release your anxiety or anger. Ito, dito nagkakamali ang marami. Yung iba, pag nire-release yung anxiety or anger, merong ang tamang paraan daw yung lakad-lakad, exercise, konting jogging, galaw-galaw. Yan ang magandang release, physical activity. Ang mali at bawal gawin, bawal daw to gawin pag kayo ay panic na o galit na. Huwag kang magsusuntok daw, huwag ka daw magbo-boxing, o huwag kang magbabato. Yung iba kasi iniisip, mainit ang ulo ko, magbabasag ako dito. Diba? Pero ayon sa pag-aaral, lalo ka daw nagbabasag, nagsusuntok, lalo iniisip mo, dapat pala ako magalit. Tama pala. Oh, lalo ka sumigaw, lalo, tama pala ginagawa ko. So, nare-reinforce yung maling ugali na paggalit ka, minura mo, inaway mo, lalo ka ma-tendency pa. In short, huwag mong galitin ang sarili mo. Diba? Maraming ganyan sa kababayan natin. Iniinis yung sarili, siya magbabato, tapos nagbato siya, nagalit siya, ba't niya binato? Kita mo, binato ko, kasalanan mo yan, nag-away na tayo, ikaw pala, diba? Pinagawa mo sa akin yan. Obviously, ikaw nagbato eh. Diba? So, mali daw yun. So, dapat relax, calm down, walk or run. Exercise lang. No punching, no screaming, no ano. Bad daw yun. Number five, visualize yourself calm. Isipin mo, ano ba yung kalmadong mukha mo? Relax lang, ganito. Kalmado lang. Diba? Pag malungkot ka, sabi nga, diba? Pag tingnan mo yung picture mo sa salamin, magugulat ka, nakaganon ka na. So, pilitin mo tumawa. Diba? Kahit hindi ka masaya, pilitin mo tumawa. Kahit hindi ka confident, pilitin mo maging confident. Yan ang coping mechanism ng katawan. Kaya naiintindihan ko ay ibang tao kung kailan nervyos, dakdak ng dakdak. Diba? Okay lang yun. Kung sino ang mahina ang confidence, doon siya yabang ng yabang. Ay, pagbigyan na natin. Yun ang mechanism ng katawan eh. Gusto niya bumawi eh. Kung feeling mo maliit ka, doon niya papakita ng malaki siya. So, ganun din dapat tayo. Parang artista, pagkabado sila, papakita nila, kaya nila, acting eh. Pero yung acting mo na confident ka, acting mo na masaya ka, yung katawan mo, masasanay din. So, pag inisip mo kalma ka, mas kakalma. Number six, think it through. Pag-isipan mo muna. Itong tao na kaaway mo, ano ba talaga? Mortal enemy mo na ba talaga to? Habang buhay ba itong galit ka sa kanya? O baka naman, 10 years ago, meron ka ng kaaway. Ngayon, best friend mo na. Di ba? Ang daming ganyan eh. Di ba? Dati kaaway mo, ngayon bati mo na. Ngayon galit ka dito, ngayon gusto mo naman siya. Hindi, magugulo lang utak mo. Sino ba mabait? Sino salbahe? Sino BFF ngayon? Sino kaaway ngayon? Pabago-bago lang. So, ibig sabihin, kung inis ka ngayon sa taong to o sitwasyon, hayaan mo lang muna. Baka umikot din naman yan eh, na reality test. Okay? Rational thoughts. Number seven, syempre pag-stress ka sa trabaho, sa tao, change your focus. Lumabas ka sa kwarto, huwag ka muna doon sa loob. Diba? Umalis ka. Diba? Pag lumabas ka, at least nabago focus mo. Number eight, ito lagi ko ginagawa, centering object. May rosary tayo dito. Diba, pwedeng, ewan ko, sa Pilipino, common rosary. Baong ka ng rosary, o may holding cross ka,
Gusto mo meron kang ano Snoopy o Charlie Brown na gusto mong cartoon. So meron kang hahawakan. O yung bata na umiiyak, bigyan mo isang maliit na laruan. Okay? Pagkabado ka anak, hawakan mo lang 'to. 'Di ba? Relax lang. So binago mo. Pag kinakabahan ka, hawakan mo yung object. Pwedeng rosary, pwedeng cross, pwedeng whatever na hawakan mo, relax ka lang dun. Kasi pag hinawakan mo yun, marirelax ka. Ano yan eh? Parang hypnotism sa sarili mo. Number 9, syempre, relax your body. Di ba? Relax yung katawan. Yan, di ba? 9 and 10, relax your body. 10, drop your shoulders. Yung kamay, alam ko, pag stress kayo, tingnan mo yung kamay ng isang tao. Pag yung kamay ng isang kausap mo, nakaganito, ibig sabihin, susuntukin ka na niya. Yun eh. Pag galit ang bata, hindi niya alam yan, nakaganyan siya. Pag galit ka, natutulog, tingnan mo yung kamay mo, nakaganyan. Kaya nga, minsan yung nakaganyan kamay, binubuksan pa namin eh. O relax, relax, bukas ng kamay. Diba? Yan ang tendency. Titigas to. Titigas ang panga, titigas ang leeg. Hindi niya alam yan, tinitigas niya lahat. Kasi nga galit siya, ready siya makipag-away. So, ang gawin natin, dahil tinitigas niyo, sige, tigas niyo muna, sige, tigas mo, gusto mo magtigas. Tigas muna todo, tapos release. Tigas todo, tapos release. Diba? Yung leeg masakit, ikot-ikutin. Diba? Alug-alugin. Yan, no? Yung shoulder yan, pampaluwag yan ng yang ano eh. Tapos konting stretch yung mga ginagawa ko. So, nire-release mo yung stress sa paa. Galaw-galaw. Yung iba nga, pinapalo-palo, ginaganong-ganon ng sarili. Okay din yan. Tapping technique. Number 11, identify pressure points. Ano masakit sa katawan? Pindut-pindutin. Diba? Baka meron kang stress point. Yung iba dito sa kamay. Yung iba dito. Yung iba dito. Yung iba dito. Pwede. Iba dito, sa ilalim ng mata. Huwag sa mata, dito sa ilalim ng mata, masarap yan dito. Sa ilalim ng eyebrow, may secret yan eh, masarap yan. Dito sa ilalim. Okay, dito sa gitna, dito sa side. Huwag lang ikut-ikutin yung buhok kasi baka malagas ang buhok. So pag dito, huwag ganun-ganun din, malalagas eh. So iganyan nyo lang, press nyo lang, diin lang. Kasi pag tumatanda, numinipis ang buhok, mahina ang kapit, kaya nalalagas. Kaya pag ginanyan mo, malalagas siya. Okay? Number 12, maganda to, fresh air. Pumunta ka sa mahangin, sa magandang bundok, sa mapuno. Doon marirelax ka. Okay? Umalis ka sa kwarto mo. Kwarto mo, mainit, masangsang, magulo. Walang oxygen, mainit yung kwarto mo, iinit ulo mo, ma-stress ka. Pumunta ka sa mahangin, tumingin sa malayo, di ba? Kung wala ka talaga makitang malayo, tumingin ka nalang ng picture, imagine mo nandun ka. Fresh air. Ang masikip na kwarto, masikip, di ba? Masikip na elevator, claustrophobic eh. Dapat maluwag, ma-relax. Meron nagpapanik, di ba? Pag masikip ang lugar. Number 13, baka gutom ka. Pwede ka minom ng tubig, pamparelax. Siguro konting kain lang konti. Huwag naman masyadong malaking pagkain. Yung iba, dark chocolate. Pero siguro saging na lang. Saging, pamparelax. Tapos kain konti, baka ginugutom ka. Baka hypoglycemia ka lang. Number 14, sabi nila, chewing gum. Chewing gum, isa nakaka-acidic. Pero nasa sa inyo. Pwede kayong mag-chewing gum. Actually, may konting pag-aaral ang chewing gum daw. Pampasaya, bawas nervyos, tsaka nakakagana daw ng utak. Yung pag-chew mo daw, may pag-aaral, mas gumagana yung utak. Nasa sa inyo. Okay? Ako hindi ako masyado hot sa chewing gum. Pero baka okay sa inyo. Number 15, makinig sa music. Yan ang gusto ko talaga. Ako, mas gusto ko lumang music, mga 80s, 90s. Hindi ko alam, basta yung lumang panahon, siguro pagdating na edad ko, yung lumang panahon, nakaka-relax. Yung lumang picture 100 years ago, 50 years ago, maganda tingnan, old Manila, old Philippines, di ba? Parang relaxing eh, di ba? Eh sila nga, nabuhay sila 100 years ago, di ba? Parang nare-relax ako pag luma.
Yan ang tinuturo sa akin ni Doc Lisa pag na-stress ako. O isipin mo, nung pumunta tayo 25 years ago sa Amerika, nung nag-aaral ka pa, yung mga ganyan ba? Ano ginawa mo? Ano yung daanan? Ang sarap isipin, di ba? Kasi, imbis na iniisip mo, galit ka, mainit ulo mo, may nararamdaman ka, baka mamatay ka na, yan iniisip mo. Iniisip mo yung dati, di ba? Mas relaxing, di ba? So, ibahin mo yung isip mo. Tapos, listen to music din. Pamparelax. Number 16, ito. Baka pwede sa inyo, dance it out. Sa akin, dito pwede. Hindi ako marunong sumayaw eh. Yung iba, sasayaw sa exercise, nawawala yung anxiety, depression. Isayaw nyo. Kababayan natin, mahilig kayo mag-TikTok. Diba? Pero sa akin, huwag nyo na i-post. Ma-stress kayo. Nakaka-stress mag-post. Oo. Kailangan sanay na sanay ka. Kasi minsan, di mo alam ano. Hindi mo lang alam. Kala mo maganda ginagawa mo, mamamali ka pala. Iba ang social media sa atin. Kaya isayaw mo lang mas mag-isa. Dancing, depression, bawas, anxiety, bawas, increase quality of life. Sa mga dancer, ayos yan. Exercise. Number 17, watch funny videos. Pwede naman yung mga nakakatawa kung yan ang nagpapasaya sa'yo. Pero ako gusto kong mas luma. Number 18, maganda to. Hindi nyo ito ginagawa eh. Pero number 18, isulat. Huwag mo i-post. Isulat mo lang sa papel, papel. Sulat mo ano yung parang diary. Malaking bagay diary eh. Ilagay mo doon ano yung kinainis mo, ano ang positive, negative sa buhay ko. Ito positive ngayon nangyari. Ito negative mo na. Siyempre, stress ka negative. May problema dito, may sakit si nanay, may nararamdaman ako, nalugi sa negosyo, yan. Tapos positive, okay pa kami ng mag-asawa, okay pa ng mga anak ko, ma-supportive sila. So tingnan mo yung negative and positive na isulat mo, tapos magdasal ka konti, sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Gagawin ko yung maayos. So at least pag naisulat mo, nailabas mo. Yan lang ang technique ng mga, yan ang isang technique ng psychiatrist at psychologist. Kaya tayo nagbabayad ng libo-libo sa psychiatrist at psychologist para mailabas yung sama ng loob. Parang may nana. Pag may nana na malaki, anong gagawin? Tanggalin yung nana. Diba? Kung may nana sa utak, puro negatibo, puro negative thoughts, kailangan malabas yung nana. So yan, pag sinulat mo, malalabas mo. Okay? Pwede mo sabihin sa isang tao, pero saan ka makakahanap ng kaibigan na hindi marites, hindi madaldal? Ay baka pag kinuwento mo yung sama ng loob mo dun sa kaibigan mo, i-chismis yan, di lalo pa kayo nag-away. Diba? Isulat mo na lang. Kasi mahirap umasa sa tao, eh, mga chismoso, delikado. Mapapalaki lang yung away. Sulat mo na lang, di ba? Number 19, stress ball. Tennis ball, stress ball. Paganda rin, man, stress ball. Kaya may stress ball. O stress toy, pwede rin. Number 20, subukan nyo to. Aromatherapy. Merong mga oil na, ano, misang coconut oil lang. Yung may amoy, di ba? Smell kasi ang amoy nagtitrigger ng emotion. Ulitin ko. Ang special na amoy nakaka-trigger ng emotion. Meron kami sa mga amoy. Connected yan eh. Emotion and smell sa utak natin. Magkadikit yan eh. So, pag may naamoy ka na maganda o like nanay ko dati, laging may white flower. Di ba? O meron mga tiger balm. Yung mga kung ano. O Vicks Vaporub. Di ba? O Vicks. Whatever. Kung ano man yung amoy na nagtitrigger sa inang alaala, okay lang yun. Diba? Kung ano man yung nagtitrigger. So, maglagay ka ng pang-trigger. Actually, ang amoy din ng prutas, ha? Maganda, ha? Mansanas. Amoy-amoyin mo mansanas. Nakaka-relax ang mansanas. Kung gusto mo magising, amoyin mo orange o lemon. Pampagising yun. Iba yung amoy. Pero yung amoy ng mansanas, nakaka-relax. Smell an apple. Try nyo. Kaya may apple scent eh. So, try nyo smell. Try nyo sound. Lahat ng technique. Number 20 yan, aromatherapy. Number 21 out of 22, social support. Ako, ito si Doc Lisa. Magaling to mag-psychiatrist eh. Hindi ko na kailangan bayaran. Actually, kailangan gumawa ng video si Doc Lisa. Si Doc Lisa, sabi lang niya, oy, kwento mo. Ano ba iniisip mo ngayon? Ano ba nabasa mo ngayon? Yan ang style ni Doc Lisa.
Ano ba nabasa mo ngayon? Ano na-trigger sa'yo kaya ka na-stress? Di ba? Sabi mo, wala namang connection. May nabasa lang ako sa classmate ko, ganito ginawa. Ayun, nainggit ka doon. Kaya ka nainis na. May nakita ka. Ano inisip mo? Ano panaginip mo? Ano nabasa mo? Yun ang nag-trigger. Kala mo hindi yun ang cause, pero yun pala. Yun pala. Kasi minsan di tayo umaamin eh. Aamin ka ba na nainggit ka? Aamin ka ba na galit ka? Aamin ka ba na gusto mo may masamang mangyari sa ibang tao? Diba? Alam mo kasi masama eh, pero minsan yun na pumapasok. So, maganda na ilalabas. Social support. Number 2, 22, last, very effective to ah. Gamit to ng anak ko. Spend time with a pet. Oo, aso, pusa, nakaka-relax. Depende nga. Sabi ko nga, itong 22 techniques, yung iba, i-pet lang nila yung mga aso kasi, lalo na yung aso at pusa. Talagang unconditional love eh. Hindi ka aawayin, hindi ka chichismisan, loyal sa'yo. Hindi ka tulad ng tao, pabago-bago, hindi ka iiwan, walang break up sa aso at pusa. Kung ano man ang pet nyo. Okay? So yan ang 22 techniques. Sinitingnan ko nga, meron pa ba tayong other techniques? Siyempre, okay, yan ang self-help natin. Kung talagang hirap na hirap, hindi maayos, eh, pupunta sa psychologist, psychiatrist, may tableta na pamparelax. Merong mga Valium, diazepam, bromazepam, ano pa ba, alprazolam, may mga pampatulog, di ba? Okay naman yan kung talagang sobra-sobra ka na stress. May antidepressant, yung sobra-sobra stress na umiiyak na, ayaw na magtrabaho, hirap na hirap na, pwede naman sila mag-psychiatrist. Hindi ko naman sinasabi kasi yung sobra lungkot, may kulang na chemical na sila sa utak. Yung serotonin nila bumabagsak. Hindi nila kasalanan yon yung mga may depression. Bumabagsak yung serotonin sa sobrang stress, kailangan nila ng antidepressant, pamparelax, mga bromazepam, mas gusto ko yan, Lexotan, tsaka antidepressant. So usually 6 months to 1 year ang inom niyan. Minsan kailangan yan. Okay, minsan kailan. Tulad nga na sinabi ko sa inyo, tinuturo ko sa inyo the best of both worlds. Yung pinakamagandang natural remedy, binigay ko na nga natural remedy sa stress, anxiety, depression, panic, palpitation, high blood sa stress. Pero pag hindi makukuha, eh malaking tulong din yung gamot. Yung gamot, pag di na talaga kaya, di nyo na ma-manage yung anak ninyo o may problema, dali nyo sa psychiatrist. Anong ginagawa nitong gamot? Cardiologist ako, internist ako, eh, diba? So, may tao talaga, pag bagsak na yung level, kahit anong usap mo, hindi na. Kahit anong alog mo, kahit sampal-sampalin mo pa, hindi na makukuha sa, hindi na pumapasok yung sinasabi mo. So, kailangan nila ng gamot. Ang ginagawa ng gamot, ganito yan eh. Pinapakalma niya yung mga nerves, yung mga ugat. Parang pinapakalm nila. So, pag nag-iisip ka ng apat na bagay na magulo, dalawa na lang, mababawasan. Parang sinusuppress ka, di ba? Kinakalma ka. Kaya imbis na magwala sila, maggalit, hindi na sila, nakaupo na lang sila. Parang na ano sila, na days o na relax sila. So, yun ang ginagawa ng gamot. Pero, kahit naka-antidepressant kayo, kayo pa rin dapat unti-unti maglalabas sa sarili nyo para at least pag wala ka ng gamot, kaya mo na mabuhay laban ng stress, anxiety, depression, at iba pa. Okay? Maganda ba itong techniques natin? Saan ba nakatulong? Try nyo, isa-isa dito. Baka meron kayong sariling technique. Pero sa akin, very effective to. Salamat po. God bless po. Share po natin. Thank you. Okay. God bless po.